Ito pa mga bossing ko ang ating mabibintog na butil ng bigas. Ito pa mga bossing ko ay isa sa mga subok na napakaswerte. Kayo po ba ay meron pong bigas sa inyong pong hapagkainan? Asya, kung kayo po ay may bigas sa inyong hapagkainan, okay po yan. Ito po ay nag-a-attract ng kasaganahan at tagumpay sa buhay. Pero mas mainam, isasain nyo pa rin ito mga bossing at paltal nyo na lang ng bagong bigas. Kasi madalas ang ating bigas ay binubukbok. At sayang naman kung ito itatapon ninyo dahil masama ang nagtatapon ng grasya. Kung mahilig ka sa mga pampaswerte, dapat po ay sumusunod din tayo sa ganun. Ako po mga bossing ko ay isa rin sa mga sumusunod sa ganyan. Kaya ayoko po na nagtatapon ng pagkain dahil maaaring lumayo ang grasya. Ngayon pa mga bossing, ako po'y may ituturo na isa sa mga pamamaraan. Halimbawa, meron kang lumang bigas, hugasan nyo na po yung mabuti, pagkatapos isain nyo na. Tapos kumuha ulit kayo ng panibagong baso ng ganito, ng bigas, at kayo po ay humarap muna sa may gawing silangan kung saan nasinag-ansinag ng araw sa umaga, na mga bandang 6:30 or kaya po'y alas 7, mga bossing ng umaga. Mag-wish po kayo. Sa pamamagitan ng pampaswerteng ito, ay siksikliglig at umaapaw at maraming blessing ang darating sa akin. Kailanman ay hindi na ako maubusan ng pera. Masigit na magiging masagana ang aming pamumuhay. Hindi na ako mahihirapan pa na humanap ng pera at ang pera mismo ang kusang lalapit sa akin. Pero syempre mga bossing ko, yan ay mga salitaing magaganda. Yung parang tatawag tayo ng swerte. Pero syempre, ano numero uno yan? Sipag at syaga. Kailangan yan po ay yan po'y pagtatrabahuhan natin. Hindi naman yung paisalitaan lang po mga bossing. Kasi maganda yung nagsasabi po tayo ng mga magaganda. Na kumbaga, magkakaroon tayo ng maraming pera. Kahit alam naman natin na wala kayong pera, ay sasabihin natin magkakaroon ako ng maraming pera. Ganun po mga bossing. Lagi nyo sasabihin po yung mga magaganda, yung mga pangarap. Pero huwag nyo ibubulgar sa iba. Kasi minsan nalalaman nila yung mga sinasabi ninyo, nakukontra ka agad. Ako sabihin, oh, maniwala sa'yo, hindi magkakatotoy. Mga ganun ba? Na yung ba tipong pangarap pa lamang ay nakukontra na. Kaya isikreto nyo na lang. Lalo na kung ikaw ay nag-iisa lamang. Lagi nyo paulit-ulitin mga bossing ko na pagsasabi ng mga magaganda. Ako pa mga bossing, kahit nakaupo ako sa trono, sa CR, paulit-ulit ko siya sabi na magkakaroon ako ng maraming benta, yaman ako at magiging matagumpay. Ganun po mga bossing. Magkakaroon ako ng maraming pera. Ganun po mga bossing ang inyo pong gagawin. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay mahilig sa mga ganito mga pamamaraan, subukan niyo po itong aking tinuturong ito at mapapansin niyo na mas magiging magaan ang daloy ng swerte. Kung dati-dati napakailap para lang kayo ay kumita ng pera, ito ay kaya tayo lagi magsasabi ng mga magaganda para lagi tayong iniaadya naman kung saan lagi tayo ay suswertihin. Maglagay po kayo ng ganito, mag-wish ka muna, ibilad ito sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga at pagkatapos mga bossing, i-mindset nyo na nasimula na ito ng tagumpay po ninyo. I-mindset nyo na na magkakaroon kayo ng maraming pera, kailanman hindi na kayo mamumblema sa pera, siksikliglig at umapot, maraming blessing ang darating sa inyo. Ganun po ang mga pag-wish. Kung kayo po ay naniwala at nais nyo po itong gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Makakatulong po ito upang sa ganun, mas maging masagana ang inyo pong pamumuhay. Kung kayo po ay naniwala at nais nyo po itong gawin, ay siya mga bossing. Good luck po sa inyo po lahat.